Another sample problem tayo on compound curves, pero actually ito ay extension lang ng previous natin na sample problem na uploaded, no? So lahat ng mga given dito is actually computed natin dun sa previous sample problem, no? So ito yung sample problem natin na previous. Ang given dito is meron lang tayong degree, tapos may curve, length ng curve, tapos yun, pinapa-compute sa atin yung length ng long chord. Tapos on the course of computing the long chord, nakuha na natin si C1 and C2. No? Ito yung mga values niya. Tapos yun, ito na yung mga ginamit natin na values for this sample problem. So, pinapahanap sa atin dito is ano daw yung angle, no? So, determine the angle that the long chord makes with the first and second tangents if I1 and I2 are both 60 degrees, and then C1 and C2 are yung values na given dito, and then the length of the long chord is 758 meters. So, lahat na ito, again, is computed. No? So, kung gusto nyo panoorin kung paano natin na-compute yung mga values na yan, yun, lagay lang natin yung link ng previous sample problem sa description box ng video na to, okay? So, yun. Dito sa drawing natin, ang pinapahanap sa atin is the angle that the long chord makes with the first tangent. So, ito yung first tangent natin. Ito naman yung second tangent. So, ito yung pinapahanap sa atin, no? Ito yung long chord. So, therefore, ito yung angle na pinapahanap sa atin. This one is, tawagin na lang natin alpha 1. And then, yung second na pinapahanap sa atin is yung alpha 2. Okay? Tapos, since this one is 60 degrees, ito alam natin, this one is I1 over 2. Okay? So, this one is 30 degrees. Similarly, dito sa kabila, this one is also 30 degrees. So, kailangan lang natin hanapin yung angle na to. Papangalanan natin is theta 2, no? And this one is also theta 2. Theta 1. Theta 1 pala kasi 1. Okay, so yun yung kukunin natin, no? Therefore, pwede natin sabihin na si alpha 1 is just actually theta 1 plus 30 degrees. Dito naman sa kabila, pwede natin sabihin that sa alpha 2 is just equivalent to theta 2 plus 30 degrees. So, kailangan lang natin hanapin ngayon si theta 1 tsaka si theta 2, in which dito natin yan makukuha sa triangle na to, no? So, may na-prepare na tayo dito na ano, no? So, this is basically theta 1, and then this one is theta 2. Tapos, given naman si L na 758, tapos si C1 is 286, and 573 si C2. Ito naman, makukuha natin yan sa analysis lang, no? So, if this is 60, 60 din yung dito na angle, no? If this one is 90, 30, so meron kang, ibahin na lang natin yung kulay ng ano, no? So, kung 30 to, therefore, tapos sa 90 yan, therefore, ito ay 60 din. Tapos 60 din to, therefore, 60 din to, no? Tapos dito naman sa kabila, if this is 60, tapos this one is 90. Kasi tangent taka radius, no? So, 60 din to, no? Ito, galing dito na line, papunta dyan. That's 60 kasi 30 yung dito. Therefore, 60 din to, no? So, equilateral triangle yan, no? 60, 60, 60. So, therefore, 120 yan. Summation siya ng dalawang 60. That's 120 degrees. Okay, so mahanap na natin si theta 1 tsaka si theta 2. Gamitin lang natin yung sine law natin. So, sa sine law, we have C1 over sine. Yung opposite niya is theta 2. Tapos, pwede natin gamitin sa L kasi known na yung 120 degrees na. No, no. So, we have L is just over sine 120 degrees. Tapos yun, pinapahanap sa atin is theta 2, no? So, ilipat lang natin siya sa kabila. So, magiging ano yan? C1 sine 120 degrees divided by L is equivalent to sine theta 2. Tapos, theta 2 is just equivalent to sine negative 1 of C1 sine 120 degrees divided by L. Tapos i-plug in lang natin yung mga values natin, no? So we have sine negative 1 of C1 is 286.5. Ito yan, no? 286.5. So we have 286.5 meters sine 120 degrees divided by L na 758. Yan, 758 meters.
meters. Okay? So, degrees yung matitira dito, no? Kasi sine negative 1, magkakancel yung meters. Yun. Okay? So, we have, kasi yung sine 120, wala namang unit yan. So, wala na tayong co-convert dyan. 286.5 times sine 120 degrees equals divided by 758. Tapos, arc sine tayo ng answer niya, no? So, that's 19.11 degrees. Okay? So, that's theta 2. Tapos, yung first tangent, theta 1, pwedeng diretsuhin na natin, no? That's 180 degrees minus 120 degrees minus 19.11 degrees. So, theta 1 is equivalent to 180 degrees minus 120 degrees minus 19.11 degrees. So, that's 53.24. So, bigla niyang nagano siya, no? Pero pwede nating gawing ano yan, decimal degrees. Hanapin lang natin sa calculator natin. Hindi natin mahanap, so hindi na lang natin lalagyan ng degrees yan. 120 minus 19.11. Yan, that's 40.89. So, we have 40.89 degrees. Pwede rin naman na ganito din yung gagawin natin. Pero C2 naman yung gagamitin natin. No? So, double check lang natin, no? So, what if C2 naman yung gagamitin natin? So, we have C2 divided by sine of theta 1 equals L divided by sine of 120 degrees. Therefore, theta 1 is just equivalent to sine negative 1 of C2 naman tayo, no? Si C2 is just equivalent to 573. Tingnan lang natin, no? So that's 573 sine of 120 divided by same pa rin yung L natin, which is 758. Paano pag mali? E de, wow. So, we have theta 1 is just equivalent to, we have 573 times sine 120 divided by 758. Tapos, arc sine of answer is 40.9. Tama ba? 0.9 degrees. Same lang ba? Double check natin. 40.9. Ganun din, no? 40.89 or 40.9. So, pareho lang, no? With the computed na theta 1 tsaka theta 2 na values, makukuha natin si alpha 1 tsaka si alpha 2, which is plus 30 degrees lang dito sa mga values natin na theta 1 at theta 2. So therefore, si alpha 1 natin is just equivalent to 40 plus 30, that's 70.9 degrees. Tapos si alpha 2 naman, that's equivalent to 19 plus 30, that's 49.11 degrees. Okay? So, ito na ngayon, no? Ito na ngayon yung final answers natin. Ito na ngayon yung angles ng long chord natin from the tangent. So, essentially, ito yun, no? Kung gagawin natin na, ano, no? So, ito yung angle na yan. That's 49 ba yun? Yung theta 2. And, oh, that's 49, tapos 70 naman yung kabila, no? Yung 70 yung dito. Galing sa tangent, papunta din sa long chord. Okay? So, I think yun na yun, no, para sa sample problem na to. And yun, if may mga hindi masyadong klaro dun sa mga discussion natin, paki-comment na lang dun sa comment section. And then, yun. Thank you ulit for watching and see you sa mga next video uploads natin. Thank you!